Diyosta yo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-aisa ng Espiritu Santo naway sumai inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita, pinaaalalahanan tayo ng ating Panginoon sa pabago-bago mga sitwasyon sa ating buhay, sa mga bagong bagay at pagkakataong dumarating. Pati ang ating pagkilos ay sana umayon din sa mga pabago-bagong ito nang may paghawak sa ating pananampalataya. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkup ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya, "sino ka ba?" Tanong nito. "Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narinito po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y
mabasbasan pagkatapos. Kadali mo naman, saan ka nakahuli nito? Tanong ni Isaac. Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos. Sagot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaac, ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob. Ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. Halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan. Kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang mga bansay paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila namang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit iyong nagpapala sa iyo ay pagpapalain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Bigyan ng Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang poon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod. Ang Israel na may bansang hinirang niya at kinapkop. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Aking batid na ang poon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos-Diyos ang naglipa na. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Magsitayo po ang lahat. Ko'y pakikinggan ng
kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo na po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyong mga kapatid na nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Nananatili ba ang ating pananampalataya sa gitna ng mga pabago-bagong sitwasyon sa ating buhay? Sa atin pong mabuting balita ngayon, ipinaalala ng atin pong Jesus Nazareno na sa kanyang pagdating, kinakailangan ng bagong pag-unawa. Nagtatanong ang mga apostol, nagtatanong din ang mga tagasunod ni Juan Bautista, bakit hindi katulad ng mga tagasunod ni Juan Bautista ang mga apostol? Kung si Juan Bautista ang naghanda ng daan ng Panginoon, eh bakit hindi kayo nag-aayuno tulad ni Juan Bautista? Ang sagot ng Panginoon, ano pang ipag-aayuno kung ang imbitasyon ng Panginoon ay makiisa sa piging ng kaharian? Sa isang banda, ang ibig sabihin nun para sa mga apostol ay, narito na si Kristo. Ibig sabihin, ibang buhay, ibang pananaw na. Kaya kailangan ng mga bagong sisidlan ng alak. Kasi kung yung luma ang gagamitin mo, at tatandaan po natin ng mga panahong iyon, walang plastic, no? Hindi na ilalagay ang alak sa aqua flask. No? Walang plastic noon. Ang mga panglalagyan ng tubig ay balat ng hayop. At ito ay nasisira kung hindi tubig ang ilagay, no? Kung malakas na likido tulad ng alak at alkohol, may pagkakataong pumutok ito. Kaya kailangan ng bagong sisidlan kung may bagong alak ka. Kasi kung luma yung gagamitin mo, malakas yung konsentrasyon, malakas yung may tapang yung alak na maaaring makapagpaputok ng sisidlan. Kung baligtad naman, hindi rin magiging epektibo. Kung bago ang sisidlan at lumang alak ang ilalagay mo, masisira din yan. Kaya sabi ng Panginoon, ang siyang angkop na sisidlan lamang para sa isang partikular na inumin. Ibig sabihin, bagong pananaw, hindi na katulad ng dati sa bagong dating na Mesiyas. Kaya nag-iba yung pananaw ng mga
apostol. Kung dati ang batas ay sinusunod ng istrikto, ngayon ay pinaalalahanan ng Poong Hesus Nazareno na dapat ito ay sinusunod ng may motibong walang iba kundi pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ito ang ibig sabihin ng makiisa sa piging. Hindi mo kailangang mag-ayuno sapagkat naririto na ang kaharian ng Diyos. Pero bukod pa doon, sa kabilang banda, ito rin ay isang gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Kasi pabago-bago naman ang buhay eh. Ngayon, naghihirap ka na pag sumikapan mo, aasenso ka. Kapag hindi mo binantayan yan, babalik ka sa dati. O minsan, bilang isang magulang o bilang isang kaibigan, tumatanda yung mga tao. Hindi na pwede na 30 anyos na yung anak mo, bine-baby mo pa rin. At sa mga anak, 30 anyos na kayo, hindi nyo kayang magtrabaho pa. E ano pang ginagawa ninyo sa mga magulang ninyo? Pabago-bagong panahon, pero sa pabago-bagong panahon, iba-iba ang pagpapakita ng katapatan at kabutihan. Kung lumuwag-luwag ka sa buhay, baka naman panahon, ikaw rin ay magbigay. Pero kapag sumikip na naman ang ating mga bulsa, kaya din ba natin na kahit papano ay tipid-tipid muna? Pag lumaki yung mga anak natin, iba na yung pagiging magulang. Pag sila ay dapat nang nagpapamilya dahil may mga pamilya na sila, eh bigyan nyo sila ng kalayaan at responsibilidad na itakda yung kanilang mga sarili. At hanggang paalala na lang tayo. Pero kung pasaway, lumalaki pa lang, iba naman yun. Kailangan maging mahigpit ka. At sa ating mga buhay, ganoon din. Pabago-bago ang panahon. Paiba-iba ang sitwasyon. At iba-iba rin ang pagpapahayag ng pananampalataya. Nang may pagtitiwala na sa ating mga kilos na pinag-iisipan, no? Hindi yung barabara, hindi yung dahil gusto mo lang, hindi yung dahil naisip mo lang, tinitignan natin, kung nasa sitwasyon ako ngayon, ano ba yung pinakamagandang gagawin ko na siyang nagsasalamin sa kabutihan ng Diyos at yung kabutihan na dapat kong ginagawa. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, sa ating mga pabago-bagong sitwasyon sa buhay, tignan natin kung paano tayo magiging tapat sa Diyos. Ang buhay ay isang komplikadong landas. Hindi yan diretso lang. May mga paliko-liko. May mga paikot-ikot. At sa bawat punto ng ating buhay, naway manatili sa atin ang isang kamalayan na ang bawat pagpapasya ay kailangang pag-isipan, kailangang pagnilayan, kailangang pagdasalan. Dahil sa bawat sitwasyong ito, anong tinatanong sa atin? Paano ko madadakila? Paano ko maibibigay ang higit na kadakilaan? Paano ko iaalay ang kung anong meron at kung sino ako sa ating Panginoon? Mahal na Poong Hesus Nazareno, tinutulungan mo kami sa aming pagpapasya sa buhay. Maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos at mga pinuno nito naway makasunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ng makabagong panahon ang walang kupas na lengguwahe ng Ebanghelyo
Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang ating mga puso, naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo, na higit na mas mahalaga kaysa sa pagsasagawa ng mga sinaunang relihiyosong gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Atin nawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, lahat ng nagsisilbi sa ating mga pamayanan at sa ating bayan, na sa kanilang patuloy na paglilingkod ay nagpapamalas ng tapat na pagmamahal at awa ng Panginoon sa kabila ng mga pabago-bagong sitwasyon sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kami ng pamamaraan upang mamuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapaghindap at gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na maputuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Yesu, honest be they don't
Pinaalalahanan ang lahat ng huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat, sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,